Tapos na ang bakasyon grande, tapos na rin ang pagtakas sa mga problema. Hindi lang pahirap ang pagsakay sa mga terminal tulad sa bagyong sakit sa ulo. Mabigat din sa bulsa ng mga dumaraan sa NLEX ang 21% na taas singil na hirit ng Metro Pacific Tollways Corporation para sa NLEX. Umabot ng ganyan dahil hindi raw na-action ng Toll Regulatory Board ang mga petisyon nito noong 2012, 2014 at 2016. Kahit pa pwede silang humiling ng toll hike kada 2 taon base sa kontrata ng MPTC at ng gobyerno. Kapag naaprobahan, magiging 54 pesos na ang minimum toll para sa Class 1 vehicles mula Balintawak hanggang Marilao. Dagdag na 90 pesos naman ang mula Balintawak hanggang tipo exit papasok ng Subic. Dagdag 71 ang sa Balintawak hanggang Tarlac. May mga usap-usapan na as far as to paano i-apply yung increase. Ano? Kagaya niyan, yung 2 increase na hindi na ibigay sa kanila, ilalump yun. Pero it will be given in stages. Iko-consider rin ang domino effect niyan sa presyo ng mga bilihin, lalo't maraming delivery truck na dumaraan sa NLEX. Gayun din sa pamasahe ng mga sumasakay ng bus pa norte o mula norte. It's a balancing act between the users and the investors. Eh, itong investors, pinoprotektahan natin. Ibita tayo ng investors, tapos hindi tayo marunong tumupad sa mga usapan. Okay lang yan. Eh, maganda naman ang servisyo at sa kondisyon ng road. Piso nga lang may dagdag eh, mabigat na sa bulsa sa aming mga driver. Ito naman ang tiyak pang pabigat sa bulsa ngayong 2019, ang water rate hike. 64 centavos per cubic meter ang inaprobahang rate hike para sa Manila Water. 1 peso and 48 centavos per cubic meter naman para sa Maynilad. Epekto ito ng inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin noong 2018. Nakasaad kasi sa concession agreement ng MWSS sa Maynilad at Manila Water na pwede sila magkaroon ng taunang rate adjustment base sa inflation. Yun ang mga majority ng customers natin na kumukonsumo ng 30 cubic meters kada isang buwan, no? Yung dating 682 na binabayaran nila ay magiging 697 o may pagtaas na 15 piso kada buwan. Kaya si Sabina Calatrava, mas magtitipid sa pagkonsumo. Magtipid yung kalutuli nito. Lagay namin sa balde para pagbuhos sa CR. Yung hinugas ng bigas tuwing umaga, yun ang panghilamos sa mga bata. Bukod sa tubig, may nakaamba rin takasigil sa kuryente, bagamat ayon sa Meralco, ay maliit lang ito. Sa pagpasok kasi ng taon, simula na rin ang pagpataw ng dagdag na excise tax sa coal at langis na ginagamit sa produksyon ng kuryente. Excise tax, hindi naman ito masyadong malaki kasi mahigit sa kalahati ng sourcing namin ay nanggagaling sa natural gas plants. No? At alam mo naman, yung mga natural gas plants, umaangkat yan ng panggatong o yung fuel nila mula sa Malampaya. Ang sabi ng Meralco, huwag muna mangamba dahil bababa ang generation charge nila. Eh sana nga, sabi ni Vivian Baranda, dahil ngayon pa lang ay hirap na siya sa pagbabudget. Pagka tumaas talaga po yung tubig at ilaw po talaga, nakakapekto po sa budget ng pagkain. Ako si Ivan Merina, ang inyong saksi.